Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, at kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Hallelujah. At ako po'y nagbibigay ng dobling galang at pagrespeto sa ating beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our living God. Ngayon din po ang pagbati sa buong Almeida family, sa ating pong isa po sa anak po na ating beloved pastor, beloved Lutz. Magandang hapon po, beloved Minister Fillmore Awas. Magandang hapon po sa inyong mga beloved kapatiran, mga beloved prayer warriors and workers po. At hindi natin malilimutan ang ginintuang aral at turo na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Alam niyo mga minamahal, tunay na nung ako po ay wala pa sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ako po isang kabataan na malakas po akong minom ng alak, naninigarilyo, tunay na nauubos ang aking allowance sa pagbili ng alak dahil ako po talaga ang panimula sa pag-inom. Alam niyo mga minamahal, tunay na walang alam ang aking mga magulang na nauubos ang aking pera dyan, na lagi ako nasa disco house. Tunay na ang pag-aaral ko na samahan ng hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Ngunit nung ako'y makakilala sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay na binago niya ako dito sa banal na gawain. Hallelujah, hallelujah. Alam niya mga minamahal, nung baguhan ako, isa rin din po ako dyan sa nakaupo na nakikinig ng mga patotoo, ngunit may matigas na puso. May mga nagpapatotoong kapatiran na may mga hinohold up sa jeep at sinasabi sa kapatiran hindi sila kasali. Sa isip ko lamang po, sinabi ko parang totoo kaya lahat ng tumatayo sa banal na pulpito na ito? Alam niyo mga minamahal, narinig ng mahal na Panginoon ang aking pagdududa. Binigyan ako ng isang himala ng mahal na Panginoong Jesus. Sa mismong mata ko, alam niyo mga minamahal, naglalakad po kami pa-attend ng overnight kasama ko ang ibang mga kapatiran na nag-share sa akin dito sa banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, meron sumalubong sa aming mga frat members. Meron pong isa na frat member na lumapit sa isang brother po na kasama namin dumalo. Alam niyo mga minamahal, tinaas niya yung kamay niya at binigyan ng katalinuhan ng mahal na Panginoon yung isa naming brother na kasama. At alam niyo po kung gaano ka-powerful lang tinuro sa atin ng mahal na pastor na ang salitang hallelujah, praise the Lord, ay isang makapangyarihang yes, amen, hallelujah. Salita. Alam niyo mga minamahal, sumigaw yung isang kasama natin ng brother, hallelujah, praise the Lord. Alam nyo, doon ko lang po nakita yung frat member na lumapit sa isang brother na nakataas ang kamay niya, hindi siya gumagalaw, naka-steady lang siyang ganyan, oh, na-frozen po siya. At doon ko nakita sa loob ng kanyang relo, dito sa kanyang relo, may nakapasok po na kutsilyo na kala ko tatapikin lang po yung isang brother. Pala sasaksakin niya po dito yung kasamahan natin. Kapatiran. Nung makita ko po yan, doon ko nalaman kung gaano ka-powerful ang salitang hallelujah, praise amen, the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hindi kumilos yung frat member, naka-stay po siya doon. Hindi po siya gumagalaw. Kung nakakita po kayo ng parang nakadilat, pero parang tulog, ganun po ang itsura ng frat member. Alam niyo mga minamahal, alam niyo na alimpungatan lamang po siya nung lumapit yung isang ka-frat ka-brad niya. Tinapik po siya, sabi niya, tara na brad, hindi natin yung katalo hanggang hindi sila nagtagumpay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niya mga minamahal, dumating din sa buhay namin yung aming nag-iisang daughter, nagkaroon po yan ng karamdaman, isang autoimmune disease na very rare po ang karamdaman na yan. 1 out of 10,000 lamang na bata ang nagkakaroon. That time, 9 years old lamang po siya. Alam niyo mga minamahal, ang pangalan po ng karamdaman, kahit i-search po natin, Henok Shoreline Purpura. Ang una po niyang naramdaman, masakit ang tiyan niya, hanggang sa hindi na po siya makatayo, masakit ang mga joints niya. Tapos alam niyo mga minamahal, ang buong katawan niya, nagpantal po yan, parang nagpasapasa. Kasi nga po yung ating veins, pumuputok po yun. Alam niyo mga minamahal, tunay na wala po tayong ibang matatawagan kundi ang pinakamamahal na Panginoon. Yes, amen. Noong mga oras na yun, alam niyo, dinala namin siya sa gawain dahil dinala din siya sa ospital. Doon po na-diagnose yung sakit na Henok Shoreline Purpura. Ngunit hindi po nagkaroon ng kagalingan dahil po puro pain reliever lamang po. At yung age ng anak ko na yon, children's choir member po siya. Alam niyo mga minamahal, nalalangin siya sa mahal na Panginoon kasi maraming nakatusok sa kanya. Sabi niya, Papa Jesus, gusto ko nang lumabas ng hospital. Alam mo, dinilig po ng mahal na Panginoon ang kanyang panalangin. Amen. Nilabas po namin siya ng hospital dahil hindi po siya bumubuti. Dinala po namin sa gawain. Pinalangin na po ng mga prayer warriors.
binubuhat po siya pagpunta sa gawain dahil hindi nga po siya makalakad. Masakit ang mga joints niya. Alam niyo mga minamahal, pagka-prayer warrior, mga sumusunod na araw, alam niyo, pagka-pray sa kanya sa pangunang panalangin ng beloved pastor, unti-unti nawala yung mga pamamagala. Oh, I mean, yung pagpapasa ng buo niyang katawan, guminis ang kanyang katawan, alam niyo mga minamahal, unti-unti nawala ang sakit niya sa tiyan, hanggang sa unti-unti na po siyang nakalakad. Yan ay yan sa himala at pagpapagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Sa pangunang panalangin ng beloved pastor, yes, right amen. Now, member na po ng Combined Youth and Singles, ang aking beloved daughter, na tunay na nasa college na po siya, tunay na malakas. Wala kang makikitang bakas ng kahit anong pantal or pasa sa katawan niya. Kaya purihin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako din po, nagkaroon din po ako ng malaking bukol dito sa leeg ko. Alam niyo mga minamahal, dinadala ko yan sa doktor. Pinapaalis ko, sinisirinch, inaalis yung mabahong liquid. Ngunit pabalik-balik lamang po yan. Alam niyo mga minamahal, lumapit ako sa beloved assistant pastor that time. Nagpa-counsel po ako, sabi ng beloved assistant pastor, mag-fasting ka. Alam niyo mga minamahal, sa fasting ko, second night pa lang ng aking fasting, nagising po ako basang-basa yung unan ko. Pagkakapa ko po sa leg ko, wala na po yung bukol ko. Oh, hallelujah! Praise God! Panginoon. At noong time na yon, hindi na po siya bumalik. Kaya purihin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. At pinapasalamatan ko ang malaking himala ang pinagkalaw sa amin ng mahal na Panginoon. Tunay itong April, 1 year ago, saktong itong panahon na to, mga minamahal. Hindi ko makakalimutan dahil ang aking beloved husband ay na-diagnose po yan ng hemorrhagic stroke. Alam niyo mga minamahal, napakasakit ng ulo niya. Nung dinala po namin yan sa emergency, tunay na yun ang naging result ng CT scan niya. 54 ml na bleeding ng dugo ang nakita po sa kanyang utak. Alam niyo mga minamahal, nung dinala sa akin ng doktor, specialist na sa utak, nung dinala niya sa akin yung resulta, pinakita niya po sa akin yung kanyang CT scan. Hindi ko lang po alam kung ayan po yan yung sa ambulansya. Tinakbo po namin siya at meron din po siyang CT scan. Kung makikita niyo po sa CT scan niya, meron pong puti doon sa utak niya. Yung po yung bleeding, 54 ml na dugo. Biglang sinabi ng doktor, umahangos ang doktor, sabi niya sa akin, emergency, kailangan maoperahan siya. Pero sabi niya, pinapanguna ko na sa inyo, hindi natin alam, katulad nung nagpatotoo kanina, kaya nakaka-relate po ako, hindi po natin alam, delikado, critical ang situation niya. Sabi po sa kanya, ayan po nung nasa emergency siya, ang dami nakakabit sa kanya. Alam niyo mga minamahal, nung sinabi ng doktor na kailangan isa lang agad siya sa operation, wala po akong naisip kundi tumawag sa ating pastoral house. Humingi ng unang panalangin ng beloved pastor at ng buong Alameda family. Alam niyo mga minamahal, sabi sa amin, it's either hindi kayanin ng pasyente ang operation or makomato siya. Yun nga yung sinabi nung una, nagpatotoo, maglantang gulay siya. Ngunit alam niyo mga minamahal, sa una panalangin na beloved pastor, tunay na ang unang himala na malapang na hindi siya naoperahan. At ang isang pinagtataka ng mga doktor, yung ganyan daw po may bleeding sa utak. Supposed to be comatose yan or lantang gulay or paralyzed. Ngunit sa kanya po, nung tumatakbo kami sa doktor, sinabi ko, wala kang isisigaw, kundi hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niya mga minamahal, hindi siya makapagsalita. Even ako, hindi niya ako ma-recognize. Ngunit ang sabi ko, magsasabi ka lang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pinagtataka ng doktor, bakit pag natutulog siya, pero pag ginising siya, gigising siya. Taas mo yung kaliwa mong kamay, matataas niya. Taas mo yung kanan mong kamay, matataas niya. Lahat po yan nagagawa niya. Talaga puro yan ang mahal na Panginoong Jesus. Sa emergency, bawal po ang maraming tao. Ngunit kasama ang ibang kapatiran, nakiusap po kami, kung pwede pumasok kami, mananalangin po kami. Bumulong po ako kami sa kanya, anong pagkukulang mo, humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nalalangin kami, pinayagan kami makapasok. Nagpray po kami, nakita ko sa isip ko, nakita ko sa kanya, sa isip niya, nagpipray siya dahil tumutuloy luha niya.
Amen. Alam niyo po kami na mahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Yes. Jesus. Hallelujah. At talagang pinupuri ko, pinapasalamatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, tunay na nagtataka yung mga doktor, bakit hindi siya napapa-analyze. Alam niyo mga minamahal, nung nandun po kami sa hospital, tunay na ang sinabi ng mga kakilala po namin sa pastoral house, tunay na pinalalangin daw po ang aking beloved husband sa cellphone lang, yung picture niya sa cellphone. Pinalangin po dun sa me. Alam niyo, mahal na Panginoon, yung sumunod na nangyari sa hospital, tunay na himala pa rin ng mahal na Panginoon. After po noon, na hindi siya naoperahan, ang napansin po namin sa kanya, nagkakamanas yung paa niya. Yung tiyan niya lumalaki, nagdidilaw na po yung kulay niya. Tapos hanggang sa dumating yun, nahihirapan siyang huminga. At tapos ang isang pinakaano po, nag-seizure na po siya. Isang oras po siya nag-seizure. Alam niyo mga minamahal, lumuhod kami sa loob ng room, nagburi kami, sumamo sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ang una panalangin ng beloved pastor, alam niyo mga minamahal, sabi ng doktor, mga espesyalista, bawal po siyang masyadong masaya, bawal po siyang umiyak, pero nanonood po kami ng gawain noon sa webcast. Grabe yung iyak niya, talagang iyak siya ng iyak, talagang humahagulgul siya. Sabi ng doktor, sabi niya, sawayin mo yung asawa mo, bawal yan, ganyan. Sabi niya, maulit yung pagka-bleed, sabi niya. Pero sabi ko, hindi. Ngayon lang nakikiusap siya, nagsusumama siya sa mahal na Panginoon. Alam ko, diringgin ang mahal na Panginoon lahat ng kanyang Panginoon. Yes, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ang tinuro sa kanya ng mahal na Panginoon, lumabas ka na ng hospital. 100% manampalataya ka sa akin. Alam niyo mga minamahal, nandun ang takot, pero sabi niya, kahit ako ang mag-sign ng waiver. Alam niyo mga minamahal, pag tinatanong siya nung una po, tinatanong siya ng doktor, sino yan, tinuturo po ako. Sabi niya lang, kilala ko yan, pero ano pangalan, hindi niya po ako, hindi niya masabi pangalan ko, hindi masabi pangalan ng anak ko. Pero alam niyo mga minamahal, amang dumadaan yung araw, at sinabi sa kanya ng mahal na Panginoon, lumabas ka, sabi niya sa akin, lumabas na tayo. Sabi niya gano'n, hindi ako okay dito. Sabi niya, kung anong kalooban ng mahal na Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko sa mahal na Panginoon. Susalo niya. Alam niyo na sinabi namin sa mga doktor, nagagalit po sila. Sabi niya, against yan sa kailangan niya dahil critical siya. Hindi niyo siya pwedeng ilabas. Sabi ng beloved husband ko, kahit ako ang mag-sign ng waiver, ako magsasign. Sabi niya nga, alam niyo mga minamahal, sabi ng mga doktor, o sige, sabi niya ganun, basta pag tinakbo niyo yon ulit sa emergency, hindi na namin siya gagalawin. Kung siya ay mamamatay sa emergency, hindi na namin siya gagalawin dahil tinanggihan niyo yung dapat na care sa kanya. Alam niyo mga minamahal, sabi namin, sa mahal na Panginoon kami aasa. Man, kahit against sa mga doktor, lumabas po kami ng hospital. Sabi ng mga doktor, dalin niyo yung mga nakakabit sa kanya, tapos dalin niyo yung oxygen, magdala kayo ng oxygen dahil hirap po siya huminga noon. Alam niyo mga minamahal, sabi niya, nagnampalataya na tayo 100%, wala tayong iuwing gamot, hindi ako mag-o-oxygen. Alam niyo mga minamahal, pauwi kami sa bahay, sa sasakyan, hinihingal yan, talagang nahihirapan po siya huminga, tinitignan ko siya. Ngunit sa mga oras na yun, wala kang ibang tatawagan, kundi ang pinakamamahal yes, na Panginoon sa sumunod. Alam niyo mga minamahal, nung nasa bahay kami, magdamag hanggang umaga, wala pong ginawa, kundi magpuri, lumuhod at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Every time po na mahihirapan siyang huminga, mingi po kami ng back of prayer sa ating beloved pastor. Alam niyo mga minamahal, hindi ko na namalayan. Bawat araw na dumadaan, umayos ang kulay niya, nawala'y pamamanas na pa niya. Alam niyo mga minamahal, nanalangin po siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ko mabasa yung Bible. Ngunit ang mahal na Panginoon, tunay na tumidinig ng panalangin na. Yes, amen, hallelujah. Man of God, hallelujah, purihin ka mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 purihin ka mahal na Panginoon. Glory to God, hallelujah. Every,
nung nanood po ako na mayroong mga nagbi-bleed sa utak, hindi kinakayanan. Talagang pinupuri ko, mahal na Panginoong Jesus, sa panibago buhay na pinagalob sa akin, beloved husband. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung umukay, okay na po siya. Sabi niya sa akin, balik tayo sa hospital. Magpatotoo tayo sa mga doktor na ayaw pumayag sa atin na eto ako, malakas at pinatayo muli ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, recently lang December, bumalik po kami sa hospital, nagpa-MRI po siya kasi wala po tayong clearance eh. Lumabas kami, basta di po namin alam po ano yung situation meron siya sa utak. Gusto namin nagpatotoo, kaya po alam nyo, ito po yung resulta ng kanyang MRI. Nandito po sa certification niya. Nakalagay po dyan na wala na pong bleeding ang utak niya. Oh, glory to God. Hallelujah. Wala na po yung pamamaga ng utak niya. Walang aneurysm. Makikita nyo po dito nakasulat, no aneurysm. Tapos yung pressure po sa utak, wala na rin. Ang sabi ng doktor, ang nakikita na lang daw po, ang nakasulat po dyan, kundi latak na lang ng dugo. Kumbaga yung deposit na lang po nandun sa utak niya. Kaya purihin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi ng doktor, anong iniinom mong gamot? Sabi niya, wala po, lagi po kami nagpa-fasting, lagi lamang po kami nagpupuri. Sabi niya, ganun. Sabi niya, o bakit kayo nandito kung wala ka naman palang papareseta ang gamot? Sabi namin, gusto namin magpasalamat dahil nung dumating po kami, nalalaya niyo po siya. Sabi ng mga doktor, huwag kayo sa akin magpasalamat, sa taas kayo magpasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, sa totoo lang, yung recovery ng husband mo, ibang klase, parang wala siyang pinagdaanan. Kasunod niya, may pasyente ako, ganyang bleeding, pero hindi kinaya. Wala na po. Hindi tayo masaya dun sa ganung pangyayari. Ngunit, itinataas lamang natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya po rin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa himala niya binigay sa amin. Kung paano niya kami tinuruan, manampalataya 100% sa mahal na Panginoong Jesus. At maraming salamat din po sa panalangin ng beloved pastors, the man of God. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Bilang kalagtagan, nandito po ang beloved husband. Kung mapapansin niyo, may konting lag siya sa pagsasalita. Ngunit, lahat, walang problema. Unti-unti siyang pinapagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Puri pa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. I give double respect sa ating mahal na pastor, ating beloved Wilde Estrada Almeida, ang teaching ng ating beloved assistant pastor. Also po, good afternoon po, beloved. Praise the Lord po, praise the Lord. Sorry po, medyo hindi po kakayang magsalita ng maayos, pero unti-unti po sa Panginoon, sa unang panalangin na ating mala pastor. Hallelujah, praise the Lord. Ang nangyari sa akin mga minamahal ay sobra, pero alam natin totoo ang gawahin natin. Amen. Totoo ang Diyos natin, minamahal. Hallelujah. Dati po, hindi ko nga, nahihirapan ako magsalita. Yung Bible ko po, hindi ko nga na-re-read. Ang aking Bible song book ko, hindi ko kayang, naka-finest po ako, pero hindi po, yung time na yun, hindi ko kaya. Hindi ko kayo magsalita, magkanta, hindi na po. Nung umuwi na po ako, naramdaman ko po, wala na akong use yung time na yon. Pero ang ginawa ko, nag-pray ako sa unang palalangin ng mala pastor, unti-unti po mga manamahal, sobra, hallelujah, praise the Lord. Unti-unti po unti-unti po, nare-recover po ako. Tapos eventually po, after 2 months, na-try ko mag-join sa choir. Tapos unti-unti lang po, nahihilo din ako. Pero unti-unti po, unti-unti nakikita ko na yung
yung lyrics, yung tono, unti-unti po, yun yung pinaka-importante po. Tuwang-tuwa po ako, mga mahal, sobra-sobra. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang sabi ko naman ng Panginoon, unti-unti po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tapos, nagpaparay po ako. Nung birthday ng Malapastor, nung last year po, yung time ng Marilao outstation, nagpaparay ako. Tapos after po nun, unti-unti po, nagulat nga ako, after 3 days, nakapag-drive na po ako. Hallelujah, oh, praise hallelujah. Hallelujah. Praise God. Medyo, hallelujah talaga. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti mo, malapangin. Yes, hallelujah, amen, hallelujah. Hallelujah. Pag inisip niyo po mga minamahal, nasa Quezon City kami, papuntang Marilao. Ilang 15 kilometers din yan eh. Mahirap sa amin, lalo na stroke ako. Pero unti-unti po, ginawa ng malapangin ang lahat yan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tapos, yun nga po, nakakapag-fasting na rin po ako. Unti-unti po, nakatrabaho na rin po ako. Yung trabaho ko po hindi po madali. Eh, medyo sa security ng cloud front. Ibig sabihin, medyo hindi typical na computer lang. Parang programmer ako at nag-ano pa ako, nasa security system nung ano, nung, yan lang po yung kaya kong gawin, pero yan binigay naman ng Panginoon sa atin. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, napakabuti naman ng Panginoon. Mga minamahal, ito po binigay naman ng Panginoon, although binigay kami ng problema. Nagkaroon kami ng problema, trials kami last year, pero ang binigay naman ng Panginoon, yung save, na-save po yung mga parents ko. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Tuwa po ako nung na-save sila. First time. Kasi nung time na yun, matagal na rin ako. 1993 pa ako na na-save. Tapos anong taon na po? 22 yung last, nung dumating, nung na-save kami. Yun nga, mga minamahal, napakabuti mo na mala, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Totoo po, ang gawain natin mga minamahal, totoo po. Yes. Wala po akong maintenance. Wala po akong maintenance. Yung katawan ko nakikita nyo, ano lang po, nakaganyan. Yan lang po yung katawan ko. Pero dati ang taba-taba ko po sobra, mga minamahal. Pero unti-unti po, mala na mala Panginoon sa unang palalangin ng mala Pastor. Hallelujah. Totoo ang Diyos natin. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. God. Kung hindi totoo ang Diyos namin, patay na rin ako, mga mahal. Hallelujah. Kapag-abuti mo man, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You want to praise, hallelujah. Ito ang Diyos natin, mga minamahal. Ito yan, hallelujah. Kapag-abuti mo ang Diyos, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Papuri at pasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon. Amen. Praise the Lord. God